What's up sa inyo, mga kaibigan? Yes, sir! Ay, mali. So, ayun po, ano? What's up sa inyo, mga paka? Ay, mali pa rin. It's time! Let's go! Haba! Nakalimutan tuloy sa akin. Okay! Maligayang pagbabalik sa inyo, mga nilalang. Yun pa lang. That's the original toy, okay? Alright. Grabe ang haba na talaga ng buo ko. Para na ako si Pau. Ha? Shoutout sa'yo, Pau, ha? Pero mo na ng hairstyle mo, ha? Actually, si Pau, isa sa mga gusto mong mga YouTuber yan. Kasi, ang galing niya mag-montage and yung mga, alam niyo naman yan, yung mga cinematic niya, parang nakaka-distract naman itong buhok na ito. Hindi ko alam kung paano niya na-handle yung buhok niya nakaganyan, no? Parang, hindi ko alam eh, nangairita ako sa buhok. Bago kasi simulan yung video na ito, gusto mo munang isigaw yung mga pangalan ni... Wait, hindi ko alam eh. Okay, shoutout kay ano ha, shoutout kay Good Vibes with Chico. Isa po yan, ano, OFW, pero nakakapag-vlog siya and nakakagawa siya ng mga videos sa ibang bansa. Isang way of, ano niya yan, para malibang din siya, no, dahil nga napakahirap ng buhay sa ibang bansa. I salute you, boss Sir Chico na yan. Tapos next is kay Kem Navarro. Yan, si Kem Navarro, napanood ko lang yung video. Actually, napaka, ang konti pa lang ng videos niya, 4 yata or 5. Pero yung isang video na doon, talagang natamaan ako sa, napaka ano lang, napaka natural nung pagpapatawa niya. Ako kasi, ano ako, plastic. Tapos next is kay Mamu TV Adrino. Yan, check nyo rin yung channel niya, guys. Nagumagawa rin siya ng mga vlogs and mga pranks, no, ngayon. And mga challenges. So check his channel. Tapos lastly kay Juyuyo Yen, ba yun? Kay Juyuyo Yen TV. Yan, masyado mong pinapahirapan, Neil, ha? Okay, bibigyan ko kayo ng isang matinding sekreto. No, magkakaroon po kami ng isang mga collaboration sa ibang mga aspiring YouTuber yan. So abangan niyo yan, no, by March. Ano siya, basta abangan niyo na lang, no. Abangan niyo na lang yan. Okay, meron ako ditong plastic. Okay, yan, plastic natin siya ngayong araw na ito. Itong mga toys, collectible toys. Okay, so sa mga ano, mga nagko-collect ng mga laruan diyan or mga collectors ng toys. Yan, no. Parang in English ko lang at tinan. So pwedeng-pwede sa inyo to dahil napakamura siya and ang problema lang nga wala siyang box pero at least sa ganung price niya sobrang mura na, 100 pesos isa. So ganitong klaseng material and yung itsura niya. Wala akong makikita ng ganito, boy. Binili ko to sa Angeles City sa Pampanga sa may bandang New Point ba yun, no, bo? Sa Nepo Quad, guys. Then napadaan lang kaming mag-asawa, napadaan kami ni Ann. Actually kakain lang kami talaga sa Toto Beats kaya lang. Napadaan kami doon tapos nakita namin yung mga laruan na to. Kaya yun na, aksidente lang yung pagbili ko dito pero syempre nakaka-hype din siya, no. Sobrang lit. No. Laruan nila doon. Ayan, tulad nito. Sobrang lit. Ang laliit. So, simulan na natin. Mag-umpisa tayo kay, ano ah, kay Iron Man. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung isa sa mga gusto kong superhero na lumabas sa mundong ito. Okay, so ito siya. Ito yung stand nila, no? Hindi ko alam sa iba yata, may iba silang tawag dito, pero ito yung stand niya. Okay, mag-umpisa tayo kay Iron Man or kay Tony Stark. Kaya naging favorite superhero ko si sino ba to? Napaka matalino yung tao, tsaka madiskarte siya. Kung natatandaan nyo, ito sa mga Iron Man fanatics dyan. Kung natatandaan nyo yung una niyang nilikha, si Mark 1. Konti lang yung gamit niya doon, no. Ang nagustuhan ko sa kanya is kahit na ano, guys, kahit na konti lang yung gamit niya, konti lang yung mga materials na binigay sa kanya, is nakagawa siya ng ganong klaseng ano, robot, parang suit, yung suit niya. Ganun din yung madalas kong ano eh, naiisip na kahit na hindi, kahit kapos or kulang yung mga material, kung meron kang utak, no, kung meron kang pag-iisip na kaya mong gawin yon, magagawa mo siya. Hindi siya yung pinakamalakas, pero siya yung pinakamatalino, okay? So yan, explain ko lang kung ano yung meron sa kanya. Ito yung ulo, syempre. Tapos namumove din yan, guys, kasi ano siya, detachable. Tapos rubberize yung material niya. Napakadalang lang yung ganitong klaseng
collectible toy na rubberized tapos ang mura niya. Kasi madalas yung ibang collectible toy kasi plastic siya tapos mabilis siyang mag-crack. Unlike dito kasi rubberized, kaya yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Then okay lang, medyo detailed siya ng konti. Ayan oh, pati yung likod niya. So ito yung mga collectible toy na to, parang ito yung kid edition eh. Ang cute kasi nila eh. Hindi ko lang alam dito kasi wala nga mukha si Tony dito, pero yan. Ito yung first toy natin. Si Ayumin. Ayumin. Alright? Okay, next toy natin guys. Si Spiderman. Ayan o. Spiderman. So yun lang. Ang medyo hindi detailed yung logo niya dito. Yung Spiderman logo niya. Pero at least, yun nga. Gaya na sinabi ko, rubberized siya guys. Okay, si ano, konting background kay Spiderman. Siya po si ano, si Peter Parker. Hindi ko alam kung bakit tinawag sa kanya na your friendly neighborhood. Kasi alam nyo ba, kung alam nyo yung karakteristik ni ano, ni Peter Parker, isa siyang ano, hindi siya masyadong talkative, no? Wala siyang masyadong kaibigan. Okay, so meron din siyang ano dito sa likod. Ayan o, ayun yung logo niya. So ito si Spider-Man. Yan. Medyo malaki yung ulo ni ano, ni Iron Man. Pero ang ganda o. Solid. Next kay ano, kay Cap. Si Cap, ayun si Cap. Just slipped out. So ganun din, konting ano lang din background kay Captain America. Siya si Steve Rogers. Yun nga, hindi ko alam ano nangyari sa kanya. Tapos binigyan siya ng serum. Serum may tawag dun bo? Serum. Tinurukan siya ng Super Soldier Serum. Yan, kaya siya naging Captain America. Bago siya naging Captain America, nagka-hydrocephalus muna si ano, si Steve Rogers. Meron siyang shield, then detailed ng konti yung kanyang helmet, ayan o. Kasi may pagka konting texture na iba. Yan, then yung likod. So yan. Next natin is si Hawk. What are you, crazy? Yes. Okay, si ano, si scientist yata siya, si Bruce Banner, yan. Mga hindi nakakaalam, pag nagagalit siya, dun lang siya nagtatransform as a Hawk. Okay, Hawk. Ang version nito guys is, kung alam niyo yung Thor Ragnarok, ito yung naging kalaban niya, yung si Thor tsaka si Hawk, nung naglaban sila sa isang arena. Diba, ang cute-cute niya, ayan, mukha siyang ano, mukha siyang slime na bino. Yan, so yan si Hawk, alright? Next, syempre yung kalaban niya si Thor. You call yourself Lord of Thunder, God of Thunder. So ito yung ano niya, meron siyang yung hammer niya, yung Resurrection Modulins. So hindi pa to yung ano ah, yung recent hammer niya, kasi ano pa to eh. Ito yung unang-una niyang hammer. Okay? So yan, kinabit ko na para makita niyo siya. Yan, all right. So ito si ano, si Thor, yung kalaban ni Hawk. Si Hawk. Siya yung anak ni ano, ni ano pa, si Odison, yan. Siya yung anak ni Odison. Siya yung anak. Ito yung anak. Ito yung si Odison. Si Odison, ito yung anak niya. So ang tawag sa kanya is God of Thunder. Yan. Siya yung naging namuno, or siya yung naging leader sa Asgardian simula nung namatay yata si ama niya, si ama. So yun lang pinaka history niya, wala na akong magagawa kasi yun lang alam ko sa kanya. Then next is si sino to? Yan. So ito si pangalan nito, si Black Panther. So ang gumaganap sa kanya si T'Challa. Yan, kung kilala mo si T'Challa. Wakanda forever. Wakanda forever. Wakanda. Yan, si Wakanda forever. So yan si ano, si ewan ko ha, ang dami kasing wala sa mga Avengers dito, pero okay na siya. Okay na rin para sa akin kasi halos naman lahat ng mga to gusto ko eh. Lalo na si Iron Man, yan, si Iron Man talaga yung pinaka reason bakit ko binili to eh. O, bakit binili ko to eh. Hindi mo kasi siya pwedeng bilhin ng isa lang, no? Kailangan mo siyang bilhin as a collection. Kailangan buo mo siyang bibilhin. Kaya binili ko na lahat. And
that's it for today, mga nilalang. Yan, kung gusto nyo or nagbabalik kayong mangolekta ng mga ganitong toy na mura lang, check nyo po yung sa may Epoch Quad, stall number 8, tapos sa may Picnic Avenue. Yan, Picnic Avenue, stall number 8. So yan, kung gusto mo bang makakita ng iba't ibang mga klase ng mga plastic tulad, pinapayo ko na sa iyo, kaibigan. And go and subscribe to our channel. And we're gonna click on the notification bell. We're gonna update you on the bottom upload. Siyempre, huwag na lang kalimutan yung like, share, comment, and subscribe, alright? Tama. Hanggang sa muli nating magkikita!